pinagpupunin niya, huwag kayong magbago ng kalaman para sa inyong paglalakbayan. Pahitukon, supon, tinapay, salati, o minsan. Pakituloy niyo sa inyong bahay na tumatanggap sa inyo at panatiliin roon hanggang sa pag-alis niyo sa bayan niyo. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at pagpaminyo ang labong ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya tumayo ang mga lagar at naglakbay sa mga layo na itinangaral ng mabuting balita at nagpapagaling ng mga mensahe sa lahat ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang pag-aaring po sa inyong lahat. Dalawang linggo na po ang nakakaraan nang ako ay pinakamusap ng isang batang estudyante, grade 5 grade estudyante. At tinanong po ang batang ito ang tanong sa kanya, anong gusto mo maging paglaki? Ang ina-expect kong sagot ko, sasabihin niya, isang profesyon. Marahil sasabihin niya, Mother, paglaki ko, gusto ko maging bumbero. Paglaki ko, gusto ko maging doktor, maging teacher, maging mare, maging polis. Pero nakulang na lamang ako sa kanyang sagot, dahil ang sagot niya sa akin, Father, ang gusto ko po paglaki ko, gusto ko po maging makapangyarihan. Nakakagulat po para sa isang grade 5 estudyante. Kaya sana ito ang ibig sabihin na gusto mo magpapangyarihan. Sabi niya sa akin sa Father, kapag makapangyarihan ka, makapulong ang lahat. Kapag makapangyarihan ka, lahat ang gusto mo masusunod. Kapag makapangyarihan ka, magkakapengkat. Kapag makapangyarihan ka, sisihan ka. Kaya sinabi ko sa kanya, sana pagtanda mo, may iniintihan mo ang ibig sabihin ng tunay na makapangyarihan. Na ang pagiging makapangyarihan, hindi pagdudominahan, hindi pagdumalang lumawak sa kapwa, kundi ang tunay na makapangyarihan ay ang kapangyarihan makapag-ibig. Mga kapatid, bakit kung sinisimulan sa ganitong kumawaraan, ang ating magbibigay sa nakaraan ito. Dahil sa ating pag-ibig na pag-ibigay, ang labing dalawa makustalis ng Panginoon ay binigay niya ng kapangyarihan. At anong kapangyarihan ang binigay ni Jesus? Magpahayag ng salita ng Diyos, magpagaling sa mga pagsakit, pampalaya sa masasamang espiritu ng mga demonyo. Iyaan ang kapangyarihan ng binigay ni Jesus sa nagdadalawa. Ngunit meron mas malayo na gusto ko maiintindihin si Jesus. At ano yun? Ipinagkakalob sa kanilang kapangyarihan. Hindi para lumawak sa kapwa. Hindi para maging mapagpataas. Kundi ang tunay na pinagkakalob sa ay kapangyarihan ng patilipon. Mga kapatid, kung tayo po ay binibigyan ng kapangyarihan, hindi ibig sabihin tayo ay nasa taas. Kundi tayo ay pinagkakaloban ng kapangyarihan, tayo ay pinagkakaloban na magtilipon, magpapakaloban. Sana ganyan yung pinagpunan natin. Sa pag-uras na tayo ay pinagkakatumalaan sa kapangyarihan, gamitin natin ito upang makapag-ibod kagaya ng paalam ng Jesus na sarili. Kaya kahit ako paalala ni Jesus sa kanila, huwag kayong magdala ng kahit na tumalo, huwag kayong magdala ng pagkakot,
Thank you.
Ama namin nilikhay pagkaloob sa banal na paghahayag ng awalis ni San Vicente ay matunaran niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkaloob pa kong dalang sa pagdilipaw nito kami mga pagkas para patuloy sa pagiging ng kaluluwag sa iyo. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang Kristo at Diyan. Pasalamatan natin ang Panginoon at Diyos. Ama namin mga pangyayari, hindi nang maraming tao ang aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayon ay San Vicente ay nararanasan sa pagbubuhay niya ng buong nila at magiging maasahan sa sa pagkakasiwa sa sambayan. Ang malasakit na mawilang na pagkakasiwa ng Lord ay nagpapatuloy ang pangalaman nito. Sa mga panalangin na nilang iniukol na isang ng sambayan mong ito'y nagbibigay. Kaya ay isang ng mga kuwin na nagsasawin ng pagkakuloy sa iyo nang walang magpahin sa kanantay na ginagulungin sa iyo ang kanantay. Ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo, may pag-ibig ng wala ng pag-ibig
sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng paraan ng mabuhay ay sa iyo. Diyos na bang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hangga. Amen. Lumamin po tayo sa mga natin sa dami, sa panalangin ng Diyos sa atin. Sumasalamin ka sa pagiging ng atin, mapasahapin ang atin, suliin ang Lord, ito sa lupa para ng salamat. Hindi ang pagbayo ng aming panin sa araw-araw at mapawagan ang pagiging sa aming mga sarap para na ang magpapatawag namin sa inakasala sa atin at huwag mo kami mayroon sa puso at ilang pagiging sa lahat. Hinihiling namin ang pag-iadya sa lahat ng masama, pagkaluluwa ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesus. Panginoon, Jesus Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang hinihiling ko sa iyo, makakapayapaan ang hinihiling ko sa iyo. Tumpayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hangga. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. Pagkakayan mo ng kapayapaan sa isang isa. Thank you.
katawan ni Kristo. Amen. At magpalain din lahat ng mga
Thank you, Ashley. Basbasan na po. Basbasan na po, ma'am, na sarili, ma'am. Ayun yun. Oras ka na ako po. Ayun lang na. Mayroon na ako dito. Para mabenta ako tayo. Mayroon na rin. Kasi lang tayo. Yan na lang. Wala na kasi. Mayroon na ako dito. Na lang. Para mabenta ako tayo. Mayroon na ako nga. Namimigay na ako. Namimigay na ako. Mayroon ako dito. Nagbibigay talaga siya ng mga ano. Bibigay ko ito. Salamat, Suki. Mayroon kang handle. Mayroon ang pareha. Bibigay ko to. Nakita mo yung si Papa Jesus? Kita mo? Kilala mo sa Seguridad? Hawakan mo. Papa Jesus, sabi mo. Papa Jesus. Patawas. Patawa. Pikit mata mo. Parang hinipo yung hinipuan yung puso mo. Kila? Liwanag? Okay. Ang Lord, nandyan lang. Diba? Mag-pray ka lang matapat ba? Mayroon, wala kang hawakan? Wala po eh. Ay, oh, okay. Yung may hawakan. Thank you. Mabuti yung may hawakan. Itali ko lang doon. Salamat. Thank you po. Salamat.